So dapat na sulitin mo naman yung binabayad sa iyong sweldo ng mga mamamayang Pilipino. At kasama dyan, sa dapat pinagtutuunan mo ng oras, yung mga official functions, tulad ng inimbita ka sa zona, ayaw mo. Buti nga inimbita ka pa, wala mang malinaw na paliwanag. Basta, no, I am appointing myself as a designated survivor. Wala ding paliwanag kung bakit dinisignate mo na yung sarili mo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi ni Senator Butas, ay Butas, bato pala. Si Digong daw, cannot be linked to Pogo. Ayan po, De La Rosa, ex-President Duterte cannot be linked to Pogo. He won't condone it. Anong hindi na-link? Na-link na nga po. Nilink na ni Riz Ontiveros. Yan o. Malinaw. Sabi ni Riz Ontiveros kahapon. Kaya sinasabi ko talaga parang one big happy family ito. Hindi lang pala may posibleng link talaga si Michael Young. Pati si Michael Young dito sa iniimbestiga namin ngayong mga Pogo, pati kapatid niya ay lumilitaw na sa mga dokumento iniimbestigahan nung nakaraang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nung nakaraang kongreso sa iskandalo ng Farmali. Tapos ngayon lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, ay talagang posible may connection dito, may connection din dito sa mga Pogo na ito. So, aalamin po namin yun as the investigation continue. Paano hindi nalilink? Nalink na nga po. Nasilip na ni Riza. Connecting the dots. Ang connection si Michael Young. One big family. Sabi ni Riza. Pero normal mga kababayan kay Bato. Sabagay si Bato po, nasira na yung mga ano, yung mga pananalita ni Bato po, hindi nagkapanipaniwala. Nasunog na si Bato. Pati nga yung investigasyon niya mga kababayan sa ano, sa PDEA leaks. Ang tanong natin kay Bato, ano na? Wala na. Sunog na rin. Di ba? Tama yung mga sinasabi natin. In need of destabilization man lang po. Hindi na nasundan. Hindi umubra yung PDEA leaks ni Bato. Sabi, authentic kasi may butas. Wala na ngayon. Hindi na pinag-uusapan mga kababayan yung PDEA leaks. Yung dokumento po na may butas. Tapos maniniwala tayo sa statement ni Bato. Ito yung sinasabi niya mga kababayan dito. Sa report po ng Inquirer, sabi ni Bato, nobody anya can implicate former President Rodrigo Duterte in the operations of illegal Philippine offshore gaming operators, POGOs, in the country. Anong no one? Sinabi na ni Riza, kailangan humarap si dating Pangulong Diggs, iimbitahan daw. Pero siguradong mag-aalapak yun. Di ba? Never mga kababayan na nag-attend. Kasi hindi man nila kaya na idepensa, hindi nila kayang sagutin yung mga katanungan, mga kababayan ng mga senador. Ang kaya lang nila magdaldal ng magdaldal, monolog. Di ba? Pero ang umarap po sa investigasyon, iwas po sa ipo sila. But anyway, ediretso mo lang yan, Senator Riz Ontiveros, para matanggal yung maskara. Makilala ng mga mamamayang Pilipino ang totoong pagkatao nitong mga taong ito. So sa press conference mga kababayan, sinabi ni Bato, I don't think anya they can implicate the good former president. Tawag mo talaga the good former president. Ganun pala yung good sa inyo.
Ang good sa inyo, yung tao na tambak yung kinasadlakang problema, yan ang good. Pero sabi niya rito, if there will be evidence niya, edi gawin nila. Kaya nga po, yun ang ginagawa. Kasi nasili po. Hindi ito mangyayari po. Kung walang basbas, nagpiesta po sila. Yung formally, nagpiesta po ng kontrata. Grabe yung mga overprice po sa formally. Ngayon naman po, sa illegal operations ng Pogo, nasilip yung kapatid ni Michael Yang. Yan ang sabi ni Ontiveros, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection niya, sa pangalan ni Michael Yang, na lumilitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, talagang posible may connection dito. May connection din dito sa mga Pogo na to, she asserted. Pari-pari yung personality, mga kababayan. Eh, di ba malinaw? Pero sabi po ni Bato, by mere association lang, by mere association siguro, dahil kilala niya si Michael Yang. Pero kapag sabihin mo na si former President Duterte mismo ay involved sa kung ano mang ginagawa, kung meron mang ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroong ginagawang iligay, I don't think iko-condone ni Pangulong Duterte na yan. Duterte yan, De La Rosa explained. O di asa na ngayon, isurrender na niya si Michael Yang para pinya sa investigasyon. Si Pacquiao nga po, na barkada niya, sabi niya, alam ko nga niya kung nasaan si ano, si Pastor, pero secret. You see? Tapos biglang dipinsa si Baturin, pati si Robin Padilla. Joke man lang niya siguro. Imagbabarkada mga kababayan. Kaya nga ginawa niyang economic advisor. Kaya iniimbestigahan po. Ang gawin ninyo para maging malinaw, hindi magdoda, yung ating mga mamamayang Pilipino, harapin ninyo kasi yung investigasyon. Sa Congress, ini-invite siya doon sa issue ng droga at saka ng human rights. Ayaw man niyang mag-attend. Pari-parihas ni Pacquiao. O ngayon, tingnan natin kung i-invite mga kababayan si Maudigs sa investigasyon ng Senado kung aarap siya. Ah, di ba? Ang ilig ninyo magpa-interview sa media, ang kailangan na gawin ninyo kung talagang malinis kayo, umarap kayo sa investigasyon, umiiwas kayo sa investigasyon, pero kayo gusto ninyong mag-imbestiga. Tama? Susabi dito sa balita, Senator Risa Ontiveros earlier floated the possibility that individuals involved in the formally scandal are among the roots of Pogo's illegal operations in the country. Although not yet proven, Ontiveros said there is also a probability that Yang may be involved in the criminal activities related to Pogo's. It was also the opposition senator who disclosed the chance that controversial Bamban mayor Alice Go is connected to bigger syndicates, revealing that her company, Baufulan Development Incorporated, had direct transactions with Yang's sibling, Hon Jiang Yang. Kaya sabi po ni Ontiveros that former President Duterte's possible involvement niya with illegal Pogos may also be subjected to spotlight should it be proven that Michael Yang has ties to these firms. So, palapit ng palapit mga kababayan, ang lahat ang direksyon, papuntang Dabao. You see, so lumalabas yung mga problema ang kinakaarap natin dito. Ang author po, may connection sa Dabao. You see? O ngayon, tungkol naman po sa planong hindi pag-attend ni Inday sa sona ng ating Pangulo, pati si dating Vice Presidente Leni Robredo, nagsalita na rin po. Sabi dito sa Impact Leadership, Sara Defense Designated Survivor Remark, Leni emphasizes importance of attending SONA. Kita mo na, lumalabas, mas okay pa si, si Leni kay Inday. Mas malala pa pala si Inday kaysa kay Leni, mga kababayan. Sabi dito, Vice President and Self-Appointed Designated Survivor, Sara Duterte, has defended the remark
responding to criticism regarding her decision to skip President Ferdinand Marcos Jr. III Sona. Sa interview kanina, Duterte expressed frustration over being scrutinized for her attendance at various events. She clarified that her statement was neither a joke nor a bomb threat and suggested that those who did not understand it initially do not deserve further explanation. Sabi ni Inday po, ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendance sa lahat ng bagay. Siyempre kasi sumisuldo ka galing sa taxes ng mga Pilipino. O di ba? Tumakbo ka kasi na Vice Presidente at sumusuldo from the taxes of the Filipino people. So ang oras mo, bayad. So dapat na sulitin mo naman yung binabayad sa yung sweldo ng mga mamamayang Pilipino. At kasama dyan, sa dapat pinagtutuunan mo ng oras, yung mga official functions, tulad ng inimbita ka sa Sona, ayaw mo. Buti nga inimbita ka pa, wala mang malinaw na paliwanag. Basta, no, I am appointing myself as a designated survivor. Wala ding paliwanag kung bakit dinisignate mo na yung sarili mo. O di ba? Kung ayaw mong tinatanong ng ganyan, ini-scrutinize, di lumayas ka dyan, mag-resign ka na, nangatuluyan. Sa gobyerno, lubos-lubosin mo na. Nag-resign ka sa DepEd, diretso ka nang mag-resign as Vice President para wala na kaming pakialam sa'yo. Tama? Yan, reklamo ni Indayo. Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan daw ng attendance sa lahat ng bagay. Hindi yun joke, hindi rin yun bomb threat. I think many miss the point. So para sa akin, kung hindi mo naintindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. Kita mo, pilosopo pa. Ganon ang kanyang pag-ugali. Talaga pong ano, sabi ng mga nagko-comment sa social media, hindi niya napalaki ng tama ng magulang niya. Paano mapalagi ng tama na yung magulang mali din palagi? Ano ba? Mali-mali kong magsalita. Sige lang ang pangmumura. Ano asahan mo sa ganon? Kaya nga wasak yung pamilya niya. Dalawa yung asawa. Sabi ng mga nagkukuminto, spoiled brat niya si ano? Si Inday, immature. You see? Pero tingnan ninyo si ano? Si Lenny Robredo. Ito yung sinabi ni Lenny. Medyo mas okay pa. Sabi ni Lenny, ang state of the nation, nasa konstitusyon niya na parang yung buong pamilya ng gobyerno na riyan, hindi naman sa personal na pagsuporta sa pagkatao ng presidente, kundi sa opisina niya. Sanay naman ako sa pagtira nila. Subalit, official na function kasi ang Sona. Kailangan mo kasing harapin dahil sa obligasyon. Medyo mas okay pa yung pagkaintindi sa Sona ni Lenny kaysa ni Inday. Pagkatapos, ang gusto siguro ni Inday, siya na yung magsuna. Yan ang sabi ni ano? Sabi ni Ari Roque, baka daw na ito na niya yung kontrasuna ni Inday, yung hindi niya pag-attend sa suna ng Pangulo, ito na yung kontrasuna. Hindi magkontrasuna kayo. Alam naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano yung kinagagalit ninyo, kinasasama ng loob ninyo dahil sa confidential funds. Naturete yung pag-iisip ni Inday po dahil lang sa pagtanggal sa kanya ng confidential funds. So anyway, mga kababayan, yun lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.